Magandang araw mga kakams. Ang babala natin ngayon ay tungkol sa mga modus ng mga vendor sa sidewalk. Maaring alam na natin ang ibang mga modus nila, ngunit sa ibang mga tao ay inosente sila sa mga panlulokong ito. Simple lang naman ang mga modus ng mga ibang mga tiwaling vendor na ang target ay yung mga pormang galing sa mga probinsya at wala pang alam sa kalakaran dito sa mga malalaking syudad. Unahin na natin ang kanilang pamimilit sa mga dumadaan sa kanilang lugar na napatingin o interesado sa kanilang mga paninda. Pag tipong madali kang takutin, dito na mag-uumpisa ang kanilang sapilitang modus. Una, tila mabait naman silang aasikasuhin ka sa iyong mga pagtatanong tungkol sa kanilang mga tinitinda. Ngunit pag ikay aalis na, dito ka na nila hahawakan at may pananakot at pipilitin ka nilang bilhin ang iyong mga nahawakan, at biglang may lalapit pa sa iyo ng mga kalalakihan at palilibutan ka at sasabihin sa iyo na bilhin mo na ba o hindi ka na makakaalis sa lugar na wala kang tama. Siyempre sa takot mo na mabugbog, mapipilitan ka na lang na bilhin ang kanilang mga paninda kaysa kung ano pa mang ang mangyayari sa iyo. Isa lamang itong simpleng modus ng mga iilang sidewalk vendor upang makabenta. Ano ang dapat mong gawin upang makaiwas ka sa sitwasyong ito? Maaari mong sabihin sa kanila na tumingin ka lang at pagdating ng iyong sweldo ay babalik ka at bibilhin mo ito. At dapat ang iyong wallet ay kung maaari walang laman, huwag kang maglalagay ng laman. Pwede mo itong ipakita sa kanila. Tandaan, pag ikaw ay nag-iikot at may bibilhin, dapat ang iyong pera ay hindi nakalagay sa iyong wallet o nakahiwalay ito sa iyong bulsa upang makaiwas din sa mga madurukot sa kalsada. Sa puntong ito, hindi sila magkaka-interes sa iyo dahil nakikita naman nila na wala kang dalang pera na pambili. Pangalawang modus ng mga vendor na mabibilis ang kamay sa pagpalit ng pera. Pag ikaw ay nagbabayad na lalo na kung buo ang pera mo, sa iisang iglap lang ay mapapalitan ito ng mas mababang halaga, gaya ng 500 ay magiging 100 na lamang ito. Oras na hindi mo ito mapapansin. At sasabihin sa iyo na yun lang ang binigay mo sa kanila, ngunit nakaipit na ito sa kanyang kilikili at napalitan na ng mababang halaga. Kung ito yung ipipilit, wala kang panalo dahil madami sila at pagkakaisahan kanila na ikaw ang nagkamali. Kaya kung magbabayad ka, laging nakatuon sa kanila ang iyong mga mata at huwag kang lilingon sa kung saan-saan upang hindi nila mapalitan ang iyong pera. Ang pangatlong modus sa aking pagkakaalam ay ang papalitan ang iyong mga napiling bibilhin. Oras na nakapili ka na at pabalutin na ito at magbabayad ka na, dito na mangyayari ang kanilang pagpapalit ng item. Halimbawa, kung ito ay isang damit, papalitan nila ito ng may mga damage na nakabalot na sa ilalim ng lamesa nila. Ganun din naman kung ikaw ay bibili ng prutas, ang ipapalit nila ay ang mga may halong nabubulok na. Kaya habang nagbabayad ka na, dapat kunin mo muna ang iyong mga napiling paninda upang maiwasang mapalitan ito. Ang panghuli, ayon sa pagkakaalam ko lang ha, depende kung may ibang alam pa kayo, pwede kayong mag-comment sa ibaba upang maipalam natin sa ating mga kababayan ang mga modus nila at maiwasan ito. Ang mga nakakubling presyo ng kanilang mga paninda, ano ba ang mga ito? Halimbawa, ang tunay na presyo ay 250 pesos. Ngunit ang nakalagay sa price tag nila ay naka-bold letter na 50 pesos lamang at ang 2 sa 250 ay maliit at tinatakpan pa ito ng paninda nila upang hindi mapansin ang tunay na presyo. Pag ito ay babayaran mo na,
magugulat ka na lang that 250 pala ito. Pag ikaw naman ay atras sa iyong pagbili, magagalit ito sa iyo at may pananakot ding gaya ng naunang modus. Hanggang sa ngayon ay buhay pa din ang mga modus na ito ng mga tiwaling vendors at patuloy na nakakapanuro ang mga ito. Iba't ibang mga modus ang ating makakaharap sa araw-araw ng ating buhay. Kaya dapat lagi tayong alisto at iwasang mamili ng mag-isa ka lang. Ugaliin mong may kasama ka dahil ang mag-isa ay siyang laging target ng mga maluloko. Sana'y maging alarma ito sa atin, lalo na sa mga hindi pa sanay dito sa malalaking syudad. Itong video nito, ito yung pinaka-basic na mga panluloko ng mga ibang mga vendor. Dinadaya nila yung timbangan nila. Gaya sa inyo mapapanood dito sa video nito. Panoorin ninyo. Pasensyan mo lamang po. Ay hindi yun, hindi umaari yun. Dahil lahat po nang nabili sa inyo ay nilulubog nyo. Saan yung timbangan nyo? Titingnan namin po. Nasaan na? Ay huwag po sa natin. Isakalkaling ko yan pag hindi mo nilabas. Alabas nyo mo para ano po? Ano mo yung pinasok? Pag ilabas na lang po, te. Basta ilabas mo na nga. Palabas na lang. Para hindi na kayo magka-problema dito. Mahirap na kasi yung ano. Hanggang dito na lamang mga kakabs. Maraming salamat sa inyong panonood.